Hello, good day mga ka-artist. Kumusta? Bonsai Artist Chronicles once again. Good morning, good day sa ating lahat. Welcome back. So mga ka-artist, ang video po natin ngayon, yung vlog po natin ngayon for today. For today's vlog, ay pupunta tayo sa garden ni Dr. Ramon Abalye doon sa lungsod ng Bajan, Cebu. So, nasa south part of Cebu. So medyo malayo-layo pero pupuntahan po natin ngayon. At the same time, workshop ko ngayon sa kanya, workshop schedule ko sa kanya ngayon. So papasyal ko na rin kayo sa mga bonsai collections ni Dr. Ramon Abalye, kung ano yung mga hilig niya na mga sizes. Meron siyang mga small size bonsai doon. So mga ka-artist, samahan niyo ako mamaya. Pupuntahan natin, ipapasyal ko kayo. 3 hours later. Ako ngayon sa lugar ni Dr. Ramon Abalye. So mga ka-artist, papasyal ko kayo. Puntahan na natin yung mga koleksyon niya. Mga ka-artist, ito po yung mga koleksyon ni Dr. Ramon Abalye. Isa sa mga hilig po niyang mangulikta ng mga bombil, yung mga lalaking size na bombil. Ito galing ng Dumaguete. Itong 21 jewel na ito. So galing to ng Dumaguete, nabili to ni Doc Abalye. Ewan ko kung magkano, pero napaka laki ng bombil na ito. So yung iba nasa ano, yung may 21 jewel din dito na malaki. So mahilig po talaga si Doc Abalye ng malalaking bonsai. Dito ay isang bombil din. Grafted bombil din ito. Ito, red tsaka white. Ayan. So may mga bantigi siya doon. May mga local argaw. Ito. Local argaw. So, mabilis lang buhayin itong argaw local sa atin. So wala pong pinipiling klema yung local argaw. So dito naman yung Feg Ficus. So, mga galing sa mga Chinese traders noon na binibenta. Yan, may mga bombil pa siyang pinapalarga, mga new material. pinapalarga yung mga sanga, pinapataba. Sa susunod ay ilalatag o iwa-wire na yung mga tumubo na sanga. Ito ay isang ano, local argaw. Napakaganda ng ano, napakaganda ng trunko. Yan yung base. Yan yung trunko niya. Dito yung harap. Yan. May mga sayaw, yung mga may mga galaw. Yan, papunta sa taas. So nagkakapala na yung kanyang mga secondary. Yan. Ito yung mga secondary niya. Dito ay argaw din, local argaw, local argaw dagat. Ayan. Sa Cebu ay argaw dagat. Ayan. Argaw dagat, ang daming argaw dagat dito, mga malalaki. Ito argaw dagat din. Ito ay bougainvillea, pink sago. Bougainvillea pink sago, napakalaki ng katawan. Napakalaki. Oh. Ayan. Napakalaking bougainvillea. Pink sago din. Ang ganda ng trunk. Ayan. Dinidiligan araw-araw. Every morning dinidiligan. Ayan. Dinidiligan. Napakaganda ng area ni Doc dito. Tagos lahat ang init, exposure sa sunlight, andyan na. So healthy yung mga tubo ng kanyang mga puno, kasi yung sustansya ng nutrients na galing sa araw ay nakukuha lahat sa puno, napupunta lahat sa puno. Yan, malaking kamatsilis. Ito, malaking kamatsilis ito. Yan, maganda na rin yan. Matanda na rin yung puno na yan. Yan. Dito rin naman ay isang ano, kamagong o bantulinaw. Ayan.
No, finish, semi-finish. Ito ay ano, bombil. Oh, napaka-wild ng bombil, oh. Kailangan ng i-workshop. Ayan. Parang ano to, pingsago din to. Bombil. Ayan mga ka-artist, punta tayo dito sa kabilang area na kung saan ay nandito rin yung mga ibang koleksyon ni Dr. Ramon Abalin. So makikita nyo doon sa dito sa likod ko ay napakalaking balete. Napakatagal na panahon na inalagaan ni Doc Abalye ang baleting ito. So puntahan natin. So mga ka-artist, ito yung napakalaking puno ng balete. Hindi ko alam kung ilang taon na ito inalagaan ni Doc. So since nang simula siguro siya, napakalaki, napakalaking balete. Ayan, napakalaking balete. Yun, imperial size. Mga ka-artist, dito naman ay kamatsili. Malaking kamatsili, pwede kang sumilong dito. Ayan, pwede kang sumilong. Ayan, napakalaki. Ayan, parang ano, parang nasa ano ka mga ka-artist, nasa park. Sumisilong ka lang, tumatambay-tambay ka lang. Pero aming kamatsilis dito na malalaki mga ka-artist. Yan. Mahilig talaga si Doc sa imperial size bonsai. So yung iba pinupugaran na ng mga ibon, ginawa na nila ng ano, yung nangingitlog. Dito na nangingitlog yung mga ibon. Pumupugad na sila dito. Ayan, kamatsilis din. Oh, may swimming pool pa. Masarap maligo dyan mamaya. Ayan, kamatsilis. Ito, bantige. Forest bantige. Dito naman ay penjing. Composition of succulents. At saka ang ginamit na puno ay bantige. So, ayan. May art din yung ginawa nila. Ayan, napakalaking ano, napakalaking paso. Equivalent to sa ano, sa isang piece ng plywood yung pot niya. Yan yung size. Dito rin sa kabila yung ano, ficus. To ficus rotundifolia or green known as green island ficus. Yan. So napakalaki. Yan. Penjing.
Ito ay Kalios Striblos Aspir. Yan, medyo naka ano, nakatopyari na yung ibang ano forma niya, pero maaagapan naman yan. Kaya pang iayos yan. So yan, Striblos Aspir o known as Kalios Forest Style. Artist, nalibot na natin yung lugar ni Doc Ramon Abalye dito sa lungsod ng Bajan, Cebu. So, mga ka-artist, sa pag-aalaga ng bonsai, importante talaga yung ano, yung area na kung saan ay maganda ang sikat ng araw o exposure sa init, kasi kapag walang masyadong init yung area na kung saan ilalagay natin yung ating mga bonsai, hindi siya gaanong lalago yung kanyang mga sanga, kasi yun yung kailangan ng puno, yung sikat ng araw. Doon sila kumukuha ng pagkain. Tapos kapag na-expose sa init, tsaka may kumpleto yung proper yung patubig, tataba at tataba yung mga puno natin. So, until next video natin, mga ka-artist, just subscribe and comment down below. At sa mga gusto mapa-shoutout dyan, comment nyo lang, type nyo lang dyan sa baba para ating i-shoutout for the next video natin. So, Bonsai Artist Chronicles, once again, happy bonsai to all. Always have patience when doing bonsai. God bless po sa ating lahat. Thank you so much sa mga sumusuporta, sa mga subscribers natin dyan. Thank you so much.